Biyernes, November 8, 2019. Kami po ay pabalik na sa Santa Cruz. We are expecting it for, because English yan, ha? English yan. Paro Cibico, bloqueo dito sa Bolivia, maraming irregularities. Kaya samalawa kami ng Panginoon sa aming paglalakbay pabalik sa Santa Cruz. At ito po ang aming kasama. Getting ready. Hello, guys! Asan ba tayo, Mayard? Kami ngayon ay nasa Wake Up to the Hotel California. Yan, ang mga amats. Ngayon ay, siyempre, birthday ng ating vlogger. 44th year na po ni Brad Fred. Yeah, happy birthday, Brad Fred. May mga nagtatanong kasi, kamusta na daw ba ang Bolivia? Safe ba dyan? Or hindi ba delikado? Well, peaceful naman. Meron silang tinatawag na paro civico, civic strike indefinite. Majority of the people here in Santa Cruz, gusto nila na bumaba na si Evo, mag-resign na. At dahil naka two terms na si Evo Morales. Ngayon, noong 2016, nagkaroon ng referendum. Nanalo yung no, kasi they don't want another extension from the president. Kaya nga, sikat yung 21F eh. Kasi February 21 yon, 2016. So, nung nanalo yung no sa kanilang referendum, hindi na pwedeng mag-extend si Evo Morales. Pero, since hawak ng gobyerno yung Supreme Court, eh, labag daw yun sa kanyang human rights. Labag daw sa kanyang human rights. Eh, tataka naman kami, paano naman yung human rights ng iba? Di ba? Sa kanya lang, ano? So, against daw yun sa kanyang human rights. So, pinayagan siyang tumakbo ngayon. So, 2019 ay nagkaroon ng eleksyon. Yun nga, nakalipas na October 20 elections. Kasi sa batas nila, dapat pagka ikaw ang leading, pag naka 10% ka, panalo ka na. Ang nangyari, nung kinagabihan ng pagbibilang, huminto yung pagbibilang. Nagkaroon ng pause. At kinabukasan, yon, lumamang na siya ng 10%. Wow! Hanga nga rin kami sa mga Boliviano dahil ipinaglalaban nila kanilang demokrasya sa iba't ibang mga lugar. Siyempre, apektado ang gawain, no? Apektado ang transport. Ngayon, sarado na mga bangko. Tapos yung mga government services ay sarado na rin. Indefinite, eh, no? Pati yung bangko minsan, tsambahan pagkabukas. O hindi. So, apektado talaga. Ang tawag nila doon, golpe de estado. Yung kasing panahon ni Evo Morales, 2003, siya naman daw pala nagpatalsik eh. Doon sa dating presidente. Ganun din, nagkaroon din ng civic strike. So, ngayon, bumabalik sa kanya. Well, anyway, yan, apektado tayo. Kasi pagka civic strike, o paro civico, bawal ang sasakyan eh, no? Kailangan pa ng permit. Pero hindi naman lahat eh. Nakakakuha pa rin kami ng taxi na pwedeng dumaan. Yan nga lang, maraming kikil, maraming lagay-lagay, maraming... Pero awa ng Panginoon, kahit magastos, nakarating kami dito sa Warnes at natuloy po yung mga bagong kapatid na nabautismohan sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon. Yes, we are going right now. Let's go, guys! Tara na! Hihintay na yung ating ride. So we'll see you later sa aming paglalakbay. Sinusubukan ng aming driver kung makakataan siya. Pero pagka hindi, sasakay kami sa panibagong sasakyan.
para kumita yung mga ibang drivers, pinuputol nila yung daan. Tignan natin. Okay, yan ang aming naging second ride. Eh, pinuputol nga nila yung daan. Ano sabi mo, Tal? Maraming transfer. Si Tita, ano masasabi? Dami nga. Daming kami. So, lalakarin namin ngayon ang... Pero doon sa may banda ron. Kasi 37 na yun. Hello. Hi guys. Lakad muna, exercise sa umaga. Para maharangan nila ang daan, yung ginagawa nila, lagyan nila ng lupa, yung bahay. Para hindi makapas, makalusot. Oh, vlogger. Buen día, amigos. Se puede saludar. Yeah. Muchas gracias. Break muna. Gutom na kami. Almusal. Aquí se llama desayuno, ¿no? ¿Eh? Sí. Lo, ¿hay caído? Empanada. ¿Empanada? ¿De pollo? De patatas. Sa kanila, desayuno. Ibig sabihin, puputulin na ang ayuno. Desayuno, breakfast. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ya? ¿Se puede decirnos cómo está el paro y cuántos días ahora el paro? Ahorita estamos a 16 días del comienzo de este paro pacífico, ¿no? La figura de esto es demostrarle a todo el país y a todo el mundo de que hay mucha gente que no está conforme con la gente que está en el gobierno en este momento. Evo Morales. Exactamente. Él y todas las personas que están en el gobierno, ya que están poniendo en riesgo el tema de la democracia en el país. ¿Se puede explicar, señor, por favor? ¿Cómo significa? Este es uno de las tantas pancartas que la gente está utilizando, una forma de protesta. Pues no es una idea. Este es el sitio donde estamos ahorita, nos encontramos en este momento, y acá en este puesto no pasa ni un cepe. Un cepe es una hormiga grande, ¿no? Y es una forma simbólica de decir que pedir a la gente que apoye el paro. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Viva Bolivia. Viva Bolivia. Señora, thank you for the time. Ito na ang aming fourth hitch. Ano masabi mo? Adventure. So kung mapapansin nyo, marami naman mga dumadaan, mga sasakyan. Pero okay na kayo. Kanilang mga araw. Yeah, sabi niyo ito? Pangharang nila. Okay. Pero majority nagbabike. Lalakad, bike. Pero karamihan niya, mga naka-motor. Pero tuloy ang buhay, andyan ang mga sasakyan. Si Manong, naghahanap lang na malulusot. Ito dahil niya, hindi pwede lumusot. May haram. Ganyan ang aming sitwasyon. Kahit saan pwede dumaan ngayon. Diba? Kahit kontraruta. Hanap-hanap ng malulusotan. Pero karamihan naglalakad niya. Sila. Tingnan natin dito kung meron tayo malulusotan dito. Yun
short ride namin. Muchas gracias, Señor. At salamat sa Diyos, nakarating din kami. Konti na lang lalakarin namin. Okay, at well, normally, pagka pupunta ka ng Warnes, nasa 1 hour. So kami, mula Warnes, alas 7 ng umaga hanggang dito, gumugol kami ng 2 hours. Pero that is 4 times kami lumipat ng sasakyan. Kasi hindi pa pwedeng tuloy-tuloy dahil may mga blockages. So as you can see, pagka umaga, pwedeng dumaan ang mga sasakyan dito. Pero may mga blockage pa rin. Pero majority nagbabike, lalakad. Ayan. So ang daan eh, halos walang kalaman-laman ng mga daan. Pwede ako maglakad sa gitna ng daan. Pero ang gawa ng Diyos, nakaraos tayo. At ang kagandahan nun, tuloy-tuloy po ang gawain dito. Mga kapatid, dumadalo po. At yung iba na hindi makakapunta dito, meron tayong application na Zoom na kung saan ay nakakadalo po ang mga kapatid. Nga lang, indefinite pa rin ang status, kaya waiting pa rin po kami sa mangyayari sa Bolivia. For now, hanggang dito na muna. At maraming salamat sa Panginoon. Salamat din sa Diyos sa 44 years na ipinagkaloob sa akin ngayong araw na ito. Bukas naman ang aking 26 na Sabbath anniversary. Happy pasalamat sa lahat ng mga kapatid at God bless.